Let's go! Friday night! Tambay lang kami sa Blake's, tapos magkakape sa Starbucks. It'll be just a few from the group today. Ang naglista, si Jed, si Mark. Actually, si Mark yung nag-aya eh. Wala na akong balak dapat lumabas, pero tinignan ko kung sobrang init ba o hindi. Kaya naman, pwede na. Si Jed kasi, ang rason niya para mag-ride is to test out. Grabe yung usok nito. Is to test out his X4 sa gabi. Si Mark naman, wala lang kasi walang pasok bukas. Si Lloyd, pupunta din. Si Tito Pot, susunod daw. Tsaka si Reese, susunod. Dapat on time siya kaso pinagluto pa daw siya eh. Ganun talaga. Si Ninong Reese, the cook. Ba't orange? Ano yung orange? Bihira kasi ako mag-waste. Tinitesting natin tong takeaway natin na nawala or nalimutan ko. Baka nakatago sa box nung iniwan ko sa hotel ng Japan. Yung rubber dito tsaka dito. I had to DIY yung pangsapin dun sa phone. Kasi otherwise bakal to glass yung mangyayari dyan. I was pretty sure na lahat ng contents ng box nalagay ko eh. Hindi ko alam bakit kulang. I emailed them, let's see if they will reply. Kung pwede bang bumili. Pero I think what I did na DIY, pwede na rin. Okay then, let's go. Solid tong gloves na Tai Chi. Grabe. It works. It's my first pair of gloves that works on a phone. On screens, actually. Ano kaya yung orange? Ba't orange? Ang galing nitong Tai Chi, grabe. Pwede ko pa to ihiga, siguro. May inisip ko lang kasi pag daytime, yung glare tatama dun sa screen. Baka mahirap makita. Parang yun nangyari kay Raul habang nag-navigate kami dun sa Japan. Medyo naka-ganon yung phone niya. During the day, wala na siya makita. Ito palang takeaway. It's a Taiwanese company. Medyo pricey nga siya. Maganda yung build quality. Dahil rubber ball siya, parang meron ka na rin shock absorption for your phone. Hindi na ako nag-bluetooth sa cardo. Yun, dito daw may namatay kanina. Ba't kaya? Paano kaya siya? Ano kaya nangyari? May parang buhangin sa gitna. Baka yun, nadulas siya siguro. Wala si Rafi, wala si Nick, wala si Philip. Wala yung mga usual suspects natin. Continue straight. Dapat pala blinutot ko yung phone para may kausap tayo. Mainit pa din, man. I hope this heatwave passes soon. Iba na talaga yung climate sa mundo, sa earth. Presko tong pomine na jacket. Kaya ito yung sinuot natin. The air just passes through the perforated fabric of the jacket. Pero binuksan mo na rin yung zipper kalahati kasi mainit talaga eh. And solid mount so far. Sana tayo mahulugan. Hindi naman. Noong una kong in-install yan sa kanan. Kaso mahirap mag-navigate kasi yun yung panggas mo, di ba? Kaya nilagay na natin sa kaliwa. All our gadgets are on the left. Sapaw nga lang yung phone dun sa shot ng GoPro na to. Pero pwede na rin yan. Okay na yan. Hindi naman tayo lagi magpo-phone. Tonight, we're just testing it out. See how it holds up. And I think it's so far so good. Grabe yan na. Nararamdaman ko na yung init. I think once we stop, the sweat's gonna come out. Sana malakas yung... Wow! Iingay mo, Brad. Sana malakas yung aircon sa Blake's. Dun sa shell, alam ko malakas. Wow, isa pa yun. Loud pipes. Tinitingnan ko yung 2024 Suzuki V-Strom 250. Yung nirelease dito sa Pilipinas. Okay sana, may potential. Kaso, iba yung dimensions niya. Yung seat height niya is 835mm. Sobrang taas nun. Hindi ko abot, wag na lang. Kasi yung 2020 model, mas mababa. Tsaka adjustable pa ata yung height nun. Hindi ko naman talaga namimiss yung motor. Natuwa lang din ako. Kaya in-explore ko lang. Yung CF Moto 450MT naman, meron siyang shape eh dun sa tank niya that reminds me of the NK400. Kaya hindi ko siya masyadong type eh. Pero maporma siya pag may nakita kang may nakasakay tas dumadaan. Maporma. Ganda ng tindig. The temperature should be colder here because of the trees, but
it's just almost the same. Ayinit talaga yung hangin. Presko ng jacket, oh. Nararamdaman ko pati sa kilikili yung hangin. It's a true summer jacket. Yung parka kasi parang may pagka windproof pa siya, eh. Para siyang windbreaker. Kaya pwede sa malamig. Ito hindi, unless mag layers ka nga. Nirender out ko pala yung raw na first person POV nung Japan ride, para lang for archiving purposes. Yung April 18 ride, yung papunta, is about 6 hours. Tapos yung pauwi, mga 8 hours nga. Nirender ko yung 2 files, nilagay ko sa YouTube. Pero syempre private. Kung napanood niyo yung last video ni Jed's Retort, yung kinikwento niya yung origin story niya, it reminded me of my, yung how I started riding motorcycles again. I had no clue what counter-steering was. Tsaka yung resting your two fingers on the brakes, pag scooter, both brakes, both levers, left and right. Pag manual naman, on the clutch, two fingers din. Para hindi ka napalipat-lipat ng fingers, di ba, yung ganyan. Noong 80s kasi, wala naman nagturo sa akin. Pati counter steering, basta diretso, pwede ko bilisan. Pagpali ko, mabagal. Si Hubert yung nagturo sa akin. Nung nag-ride kami ni Hubert sa Taytay, napansin niya agad yun sa akin. Kaya yun yung unang-una niyang sinabi. Hinawakan niya ang aking mga kamay. At kanyang sinabi, pare, I love you. De, sinabi niya, pare, ganito humawak. Dapat ganito yung kamay mo. Dapat dito sa loob ng palm mo, yun yung gagamitin mong pang-ipit dun sa gasolina. Para yung two fingers mo, free and rested on the brakes, on the front brake. Kasi yung 1 second na paglipat mo ng fingers mo could spell disaster sa maling sitwasyon. Mula nun, sinanay ko na yung fingers ko sa ganyan. He didn't need to tell me about wearing proper gear because I already knew from watching YouTube na yun, proper gear, syempre, always. Yung counter steering naman, naka NK400 ako. Tapos pinahiram niya sa akin yung Yamaha niya na 125 or 150. I forgot what Yamaha that was. Manual din, nag-bike swap kami. Dinala niya yung NK pa uwi. And that's where I saw what you can do with it pag marunong ka mag-counter steering. Yung mga curves dun sa Marilaki, sobrang smooth ng liko niya. Hindi tulad nung nabanggit ni Jed dun sa video niya nung di pa siya marunong mag-counter steer. Yung rotonda ginawa niyang octagon. Once you let go of the seemingly illogical concept of counter steering, pag natanggap mo na siya, na push left if you want to go left, push right if you want to go right, okay na. Magiging natural na sa'yo yun. Di ba, yung push left if you want to go left, you can also pull right if you want to go left. It's the same as pushing left and vice versa. Dinidiin talaga ni Moto Jitsu yan, ni Moto Control or Moto Central ba yun, yung Russian tsaka ni Fortnite. Kasi ang sinabi sa akin pa ni Hubert na panoorin ko, yung sobrang old school na the twist of the wrist, eh. Yun talaga, hindi ko naintindihan yung counter steering doon. Sobrang luma, Betamax pa ata, eh. Pero nasa YouTube siya. Interesting din, panoorin nyo, twist of the wrist. Kasi parang may kwento yun, eh, yung dalawang kabataan na may kaya, bumili sila ng mga big bikes because they could afford it, because they can, pati gear. Tapos pinapanood nila yung mga nagra-ride dun sa twisties. Bakit ganun? Ang bibilis ng motor nila, pero nauunahan sila ng mga ibang mas mababang CC na motor. Siyempre nilagyan lang nila ng story arc para mas maging interesting. Yun pala, yun nga, yung counter steering, yung topic nun. Kasi hindi sila marunong. Kaya ako, lahat nung nire-release ni Moto Jitsu, kahit na alam ko na, inuulit ko pa rin, pinapanood ko pa rin. And then you put it to practice, di ba? Tsaka yun, si Hubert, isa pa yun, tinuro niya sa akin, pare, practice mo yung emergency braking, tsaka yung swerving. Makakaswerve ka lang, like this, clear? Makakaswerve ka lang ng ganun. If you counter steer, may mga demo si Moto Jitsu nun sa parking lot, naglalagay siya ng cones, kunyari kotse, na biglang tumigil, how will you react to it, di ba? You swerve to the left, you swerve to the right using counter steering. Tsaka yung braking without grabbing the brakes.
progressive braking, squeeze like an orange, make a U-turn, labi na tayo. Yun, squeezing like an orange, progressive braking. Yung trail braking, gamit na gamit din sa akin sa twisties, U-turn. Push to the left. Pag nag-push ka to the left, maglilin yung motor. Kaya mas makakaliko ka. Dumaan ba sila dito? Sabi ko kasi Blake's na eh. Let's check it out. Nandito sila. Daming tao sa Shell, ah. Hello? Hindi pala nakalock. Gagi. Blake, konnichiwa. Ikaw pa lang. Doon ako nag-park sa Shell. Yo! Tuesday and night, boys! We're back! Parang tagal na hindi nag-rest together ng ganito. Shoutout na lang, Nick! Kung nasan ka man! Hello daw, sabi ni Watanabe. Ayun, oh, rumirev pa, oh. Dapat ngayong gabi, Nick! Ay, nako! Okay na kayo, una kayo! Teka, mag-waste lang ako para naman masulit ko tong... Sama natin si Tito po, si Philip, si Royal Alloy, si Jedster, yes. Jed's Retort at si Marky Mark. Let's go, boys. Ay, hindi Alpine Stars. Madulas pala yung bread eh. Shoutout, Blake. Ang sarap ng Kropek talaga. The best. Oo. Actually. Only Kropek. Tapos yung suka combo. Pucha. Oo, sarap yung suka. Saan naman ako kuha yung Kropek at suka? Grabe. Shoutout na lang din, Alf. Nahihilig lang ako. Si Rafi, na. Wala na naman, pakipot wala, na naman. Wala si Rafi. Wala, parang ayaw na. May ibang grupo na si Rafi talaga. Oo, parang ayaw na sa atin. Si Andrew ba, kinasal na? Hindi, tumuloy sa honeymoon. Si Kino, shoutout na lang Kino. Oo, Kino. Hindi mo na kami pinapansin, Brad, oh. Brad! Sinabi kasi, bago na yung grupo eh, DJ De Los Reyes. Happy weekend, boys! Dito na ako sa kanan. Yeah, Marky Mark! Hi, Mark! Dito na kami ni Mark. Sige, ako, dito okay, ito. Okay, ito. Higang katipunan. Sama ko sa'yo. Let's go! Asan na yung inline 4 natin? Oo nga, Philip. Asan ka? Oo nga. Era. Sige, beso ka. Happy weekend. Dito ka naman. Sige, Mark. Ay, ikot ka na dyan. Sige. Uy, boys, reminder lang. Maraming lubak dito sa katipunan ngayon, ha? Okay. Saka na pare, may mga hidden na ano dyan, mga humps dyan. Asan yung mga lubak dito, Lloyd? Gitna? Gilid? Aray, ako na, yun na. Surprise, surprise! Yes, sir. Si Riz, tinamad eh. Ang layo daw ng Shell. Ano ka ba, Riz? Kailangan mo ba ng panggas, Riz? Ano bang Gcash mo? Nagpaparinig lang. Patapat. Pwede naman kami mag-send ng Gcash, Brad, eh. Oo, pwede kasi ko eh. Tanong pa kayo. Mga saka ka lang. Ang lakas-luwaklak ng gas yung bahay niya eh. Para dito na lang eh, bye. Yeah, sige, ingat. Ingat kayo, boy. Sakit, thanks lang. Yeah, sige. Mr. Pag-o. Thank you. Alright. Bye. Okay itong phone holder, man. Gusto ko pa ng isa. Pag may maglev, Brad, yun ang kunin natin, ha. Sige. Pero kasi, yung sa display nila doon, no. Wala, ito lang talaga yung meron sa at least dun sa Ricoland. Kailangan tignan ko na rin sa naps. Dun sa isa wala rin yung ano yung pinunta natin, Rinken ba? Hindi ko pa naisip na bibili ako eh. Naisip ko lang nung talagang pag-uwi natin, sabi ko hahanapin ko to. Yun na nga eh, no? Tapos tama meron. Oo. Naririnig ko yung huni niyan, Brad. Magkano kuha mo dyan? 240. O sige, 200. Kunin ko na. Magkaka-inline 4 ka eh. Di ba inline 4 yun? Inline 4. Pero oh. Iba pa rin ito pare. Iba ka. Oh, yun pa rin. Eh, nasa akin lang naman, Brad. Di ba? Ang lapit lang ng bahay ko, Brad eh. Makikita mo pa rin yan. Tsaka sa'yo ko rin papamaintain yan. Oo nga, siyempre.
pag-aaralan lang ng mekaniko kung na-station to, madali lang to. Oo, kasi alagain yan, Min, eh. Yeah. Hindi ko pa nga na-tryan kung kasing init ba yan nung kay Raul, pare. Kasi sandali ko lang kasi yan nagamit, di ba? Doon lang, hindi ka man lang nakahato. Oo, kasi yung kay Raul, talagang naramdaman ko yung init. Yan ba may nararamdaman ka pag mala? Meron din to. Meron din. Sa tuhod? Pareho lang. Oh, yun o, yun. Nararamdaman yung init dito. Ah. Sanay na lang, oo. Grabe, short ride pa lang yun, ah. Oo. Kasi nga, siguro yung fan, pag bumuga yung fan. Oo. I think pupunta. Si Bodes mainit din pero yung airflow niya hindi ganda, tumatama sa tao agad. Sa ilalayo niya dinisign niyang gano'n, no? Siguro. Ayan, dyan ka na. Sige, bro. Goodbye. Goodbye, Philip. Ayan. Short ride lang. Ginawa namin tambahin yung shell after namin kumain sa Blake's. Malamig kasi dun, eh. It's not really that pleasant to do long rides during this heat wave, kaya okay na yung tumambay lang sandali. Masarap din pala yung kape dun sa Shell. Sa Shell Blake's, yung espresso nila masarap, di maasim. Kaso talagang isang lagok lang, shot lang talaga siya. Tested na natin to. Takeaway, it's a Taiwanese company. I emailed them this afternoon. Nagreply sila ng mga 7:20 PM, which is a good sign for a manufacturer. Yung support nila nandun. Pero I think okay na to, hindi na ako kailangan bumili. Lalagay ko na lang yung goma na kasama dun sa package. Tuesday night, holiday bukas, Labor Day, May 1. Maraming salamat sa mga sumusubaybay. Maraming salamat lalo dun sa mga nanood ng Japan Ride mula chapter 1 hanggang chapter 8. Tinapos pa. Thank you very much sa inyong lahat. I'm really glad that you enjoyed our ride. Tas may napulot din kayo kahit papaano. May playlist na tayo ng Japan Ride kung gusto nyo i-binge watch from chapter 1 to 8. Thank you very much again. Peace out.